Hi, Philippine Airlines! Andito po kami ngayon ni Madam Sugar sa... Saan tayo, Dai? Sa Nag-Chill Almaxar, dito lang sa Corpacan, Sarja. At dahil holiday ngayon, timing na mag-ikot-ikot, magliwali-wali eh. Kahit 51 degrees. Mag-init at nag-iinit kaming dalawa. Mag-ikot-ikot dito kasi sa... hot na hot kaming dalawa ni Madam Sugar. Kaya tara, ikutin natin yung castle dito sa Corpacan. Let's go, guys! At angkatin natin ang pinakatoktok. Pinakatoktok ng buong mundo. From Al Rafiza Dam, which is opposite side ng Najid Al Maksor, right after our lunch mismo, dumiritso na kami ni Cebuana ng Laagan dito. At ma-experience ang kakaibang tanawin dito sa Corpacan, Sarja. Sobrang init! Tara, samahan nyo kami at enjoy na lang natin ang moment natin dito. Idaan na lang muna natin sa picture-picture. Oops! Back! One more! Diba ang ganda? Ito ang pangalawang destination namin ngayong araw na to, a 300-year-old fortress in Corpacan na tinatawag na isa sa mga tinatagong hiya sa UAE. At ngayon, binalik-balikan ng mga turista at considered as one of the UAE's leading tourist attractions. Anaday, talikod! Mag-anak ka! Ha? Talikod, Sal! Talikod? Oo, front and back! Otos to ng director ha, sabi niya, dapat may front at back. In fairness, kakaiba talaga ang view dito. Thanks God may hangin. Sobrang init talaga dito at ito na, papasok na tayo sa castle at aakyatin na natin ang pinakatuktok nito. Hi guys! Mabuhay guys! Mabuhay! Let's go up guys ha! Let's go up! Slowly, slowly! But surely, okay? Oh my God! Nakakatakot pala umakyat dito! Iba ang pagdana nila! Sabay adventure pala itong pero, in fairness, ang lakas ng hangin dito sa tuktok ng castle na ito at ang ganda ng landscape sa baba. Tingnan niyo. Hindi na ako nagtagal at mabuti pa mag-picture-picture na ako sa baba. Diba ang ganda? Parang ang babae lang sa lampara. O tingnan nyo ang view, makikita mo ito sa baba ng castle. Hindi na siguro perfect timing ang pagbisita namin dito sa Najid Al Maksar. Pero siguro mas maganda mag-ikot-ikot dito on winter. Pag malamig ang panahon, maganda mag-tour at mag-standby dito. Tingnan to, itong punong kahoy na to, patay na punong kahoy dahil hindi nakasurvive sa init ng panahon. Pero in fairness, ang ganda ng bahay. I can't imagine sa sarili ko tuwing gabi. Mas nakakatakot pa siguro lalo. Tuloy-tuloy lang ang paglalakad natin pababa at pupunta tayo sa iba't ibang destination. Actually, marami kaming plano ngayon na puntahan ng mga tourist attractions dito sa Corpacan, Sarja. For the time being, nandito na ako sa baba ngayon, so ipapakita ko sa inyo ang entire view ng Najid Al Maksar Village. So ito ang kuha ko galing sa parking area. Ito ang pinakaharap wherein makikita mo ang mga abandoned houses at yung castle sa pinakatuktok ng village na ito.
sa sobrang traffic, sa daming tao na nagbakasyon dito. Obviously, dahil sa holiday, iba't ibang nationality ang nandito, galing sa iba't ibang Emirates dito sa UAE, para lang i-explore at ma-experience nila ang mga attractions dito sa Corfakan. Makikita ninyo ang isa sa mga bagong tourist attractions dito sa Corfakan, at ang man-made waterfalls na malapit lang sa Corfakan Beach. Ang waterfalls na ito ay 43 meters above sea level and 11 meters wide. Nakaka-amaze itong waterfalls na to. At plano naming bumalik sa panahon na hindi holiday at ma-embrace namin itong lugar na ito. Imagine, naka-standby lang kami dito. Siguro binigyan kami ng opportunity para makita or masaksihan itong artificial waterfalls dito sa Corfakan. Sa sobrang traffic, ang bagal ng takbo ng sasakyan namin. At kanina pa kami paikot-ikot sa daan, panoorin muna natin itong waterfalls na ito. At ipapakita ko din ito sa inyo mamaya, pagbalik namin at tingnan natin kung maganda siya sa gabi. Ito na nga at gabi na. Ngayon, pauwi na tayo sa Dubai. Pero before anything else, makikita natin ang amphitheater, which is katabilang ng waterfall. Isa din ito sa mga tourist attraction dito sa Corfakan. So, we're heading na sa waterfalls. Tingnan mo ang view niya pag sa gabi. Ang ganda, ang sarap talaga magpa-picture dito. Tingnan mo ang taas ng waterfalls na ito. Isa to sa mga tourist attractions dito sa Corfakan na kailangan kong balikan very soon. At dahil hindi namin puntahan yung gusto naming puntahan sa Corfakan, ang Al Suhoub Rest House, pagdesisyon kami ni Cebuan ng Laagan na mag-ikot-ikot muna sa Dubai, gusto naming puntahan ang Century Village, which is malapit lang siya sa Iris Village. So ito ang dating ng Century Village. Makikita mo na parang fiesta ang setup nila. Ang daming mga upuan sa labas, kaya lang sa sobrang init, walang mga tao sa labas at late na din kami dumating. So masarap dito pag winter, pwede dito mag-dinner, pwede dito mag-date, magdala ng somebody at mag-enjoy dito sa loob ng Century Village. Tara, iikutin muna natin. Dahil almost 12 midnight na dito sa Dubai, dito namin gaganapin ang closing remarks namin ni Cebuan ng Laagan. Tara, let's go! Samahan nyo kami sa loob. Thank you everyone for watching, and I hope nag-enjoy po kayo sa palabas ko ngayon. Till next time.